Morning, sir. How are you doing today? Good. Hopefully the plane's not good this time. did you scale it? Huh? It will be scaled? Oh, yeah. No. No. No, it's going to be off on this drop. Okay, I'll do it. You're going to have to scale it. Okay. Thank you, sir. You're welcome. Good morning, mga idol. So yun, narito ako ngayon sa Michigan. Then pick up ako ng load kagabi. So naging problema, nag-drop ako ng empty. Then pick up ko yung loaded trailer, switch trailer lang kasi ako rito. Ngayon, nagka-problema yung timbang. Although magaan yung timbang. Nasa 76,100 pounds yung gross, yung kabuuan timbang nung truck at saka trailer at saka nung load. So nangyari kasi meron kasing ang rules kasi rito is kailangan is timbang siya ng per axle, which is yung sa US is 12 ang steering, 12,000. Ang drive ay 34 and ang trailer ay 34. So nagtimbang ako kagabi. So yun nga, ang advice is pag kami timbangan sa customer at alanganin, or kung may malapit na timbangan na pwedeng pagdalhan na para matimbang yung load, is kailangan mong gawin para hindi ka magka-problema sa daan, hindi ka ma-inspection ng DOT, hindi ka matikitan at hindi ka magmulta. Ngayon, yung timbang ko, yung unang timbang ko is 12,040 yung steering, which is in-adjust ko muna siya ng Canada rules, which is 41 feet from the center of drive axle at sa center ng trailer axle, kasi tatawid ako ng Canada eh. So hindi siya pwedeng mag-overweight sa Canada, although tama yung timbang sa US. Hindi siya pwede mag-over sa Canada, or hindi siya pwede mag-over sa Canada at tama sa ng timbang sa Canada, ma-overweight sa US. Kailangan lagi equal. So hindi naman kailangan total equal, kailangan lang hindi siya mag-exceed doon sa certain na kailangan na timbang per axle. So yung naging timbang ko sa drive ng tractor, yung sa drive axle is 36,840, and then yung sa trailer ko is 27,220. So overweight ako sa drive ng 2,840, kasi ang kailangan lang kasing timbang sa per axle ng drive axle at saka ng trailer is 34,34 para maging total ng 80,000, kasi yun lang ang allowed na timbang ng dito sa US ng timbang namin sa tractor and trailer is 80,000 pounds. So although under gross, pero yun nga, naging problema yung per axle.
So, kagaya nga ng sinasabi ko doon sa ginagawa ko na pagtitimbang, so kailangan hindi siya mag-exceed. So ngayon ang nangyari, gabi hindi na naayos kasi ang meron lang sila rito security, and then wala yatang mag-ano na kailangan kasi rin ng ano ng inspector kasi yung load is chemical. So yun, natulog na lang ako dito kagabi sa kung saan ko pinick up yung load kasi rin naman eh, gabi na rin. And then yun nga, ang kagandahan naman, hindi mo naman kailangan may stress kasi bayad naman yung waiting mo kasi hindi mo naman kasalanan. So yun, nilabas na yung trailer ko. So ang gagawin ko, hook up ko na lang, then re-reweigh ko ngayon kasi ni-reworks nila yung load para mabalance yung timbang. So titingnan ko kung magiging okay na yung timbang niya. So ito na yung trailer ko, dumating na. Kasi hindi naman kami allowed na magdala doon sa loob para magpa-rework nung load. Sila na yung allowed doon. So yun, hukapin ko lang, then ititimbangin ko, then tingnan natin kung magtatama na yung timbang. Morning, sir. How are you doing today? Good. Hopefully it finds out good this time. Did you scale it? Huh? It will be scaled? Oh yeah, no? No. No, it's gonna be off on this truck. Okay, I'll do it. You're gonna have to scale it. Okay. Thank you, sir. You're welcome, sir. So hindi sila nagtitimbang yung shunter kasi ibang kasi yung timbang ng truck nila eh. Shunter lang. So ayun, naka-hook up na ako. So yun nga, pag naglo-load kasi sa dock, laging nakasagad yung axle sa likod. Ngayon, ang share ko lang is pagka kasi nandito kayo sa US at papunta kayo ng Canada, kailangan ang timbang ililegal nyo sa Canada kasi doon kayo papasok. Diba? At kung kaling naman kayo ng Canada, papasok kayo ng US, kailangan yung timbang legal sa US. So ang rules ng Canada is 41 feet. Yan, may marking siya. Kailangan tong 41 ay nasa gitna nitong dalawang axle. So bago ko siya timbangin, ililegal ko muna siya ng Canada kasi doon ako papasok. I mean, doon ako pupunta sa Canada yung load kasi pagtawid ng border mayroong mga timbangan. Ngayon pagkasala yung timbang, ticket, huli, violation, di ba? So i-adjust ko lang to sa 41 feet kasi yan ang legal, then ititimbangin. So yan, naisentro ko na. So ilalak na lang natin. So yan, may lock yan. May lock na. So ilalak ko, then timbangin. So itong timbangan na to is ang pagtitimbang niya is buong truck trailer
na matitimbang. Ngayon, ang ginagawa ko para makuha mo yung timbang ng per axle is pa isa-isa, then ikukumpute na lang yung axle weight. So unahin muna natin yung steering. Over pa rin ako sa drive ko ng 940 pounds. Pero meron pa naman akong room na i-adjust siya pa una. So mga 3 butas or 4 kasi malaki naman yung allowance ko sa trailer. So ang gagawin ko, mag-a-adjust ako ng 4 then i-reweight natin para sigurado. At least yung timbang ko na yan na naka 41 feet, legal ako sa Canada. Ngayon ang isang problema, hindi ako legal dito sa US yung timbang ko kasi nga 34 lang. Eh ang timbang naman sa Canada medyo mas mataas. So mag-a-adjust ulit ako ng axle then i-reweight ko ulit. Bawasan ko ng mga 3 or 4 na butas. So bumalik na ako dito sa scale at magre-reweigh. So hangga't may pagkakataon magtimbang. Kailangan legal. Mahirap na. Tingnan, sinasabi ko mahirap mahuli, matikitan. Ikaw lang gumagawa ng sarili mong violation. So ang steering ay 33,960. So okay na yung drive. Yung trailer na lang, yung trailer. Ano timbang natin sa trailer? Ganun pa rin ang gross, 76,100 less 45,860. So 30,240. So all good na ako.
So yun, no, okay na yung timbang ko. Legal na ako sa US, legal din ako sa Canada. So ito yung naging adjustment niya. So yung 41 ko dito natapat. Ngayon pagtawid ko ng Canada, babalik ko na lang siya from here. So ito yung timbang. So kukunin ko na lang yung mga documents ko at saka ready to go. At para makauwi nang maaga, sulat ko lang tong seal number. All good. Do I have my custom invoice here? It's been faxed. I mean, it's been sent to the broker. So yun, naka palis na ako ngayon dito sa aking pinikapan. And yun nga, na okay na yung aking mga timbang, lahat-lahat, pati documents na isend ko na sa amin sa opisina para maklear yung loan. So dito ako dadaan ngayon sa secondary highway. Dito ako dadaan sa itong tinatawag nilang mahabang tulay dito sa Mackinac Bridge. Nakadaan na rito, nakadaan na ako dito dati. So rin yung dadaan ng padalawang guys ko na dadaan dito. So makita natin ng medyo maliwaliwanag sa magandang kuha. GPS lang din ako dito sa akin sa Google Map. Kasi nung papunta ako dito is doon ako tinuro sa kabilang side, which is may security naman sa kabila. Sabi dito raw yung pick upan. So kaya dito ako napunta sa kabila. Sa likod, palilikod siya ng ano. Kasi yung track GPS ko, doon ako pinadadaan ngayon kasi sarado yung kalsada kasi construction. So meron ditong iniikutan. Kaya dito ako nakabase sa Google Map ngayon. Vlog ko na siya da before. So yun, pakita ko ulit sa inyo. Maganda pa yung panahon eh. So hindi pa frozen yung mga. So dito ay all trucks must maintain 500 feet minimum spacing, no tailgating. So ang pwesto natin ay may escort. Mula rito, bawal na ang truck sa saan ba bawal? Alam ko bawal sa kanan eh. Pagdating ata doon. So yun, ang ganda ng tubig. Buti hindi nag-snow. So ang speed limit ay 32
kilometers or 40 ilan ba miles, so nasa 50 kilometers 32 kilometers per hour lang mga truck dito, so ganun lang kabagal. So bagal-bagal lang tayo kasi yun ang rules. So matulip pa pala ako. Hazard tayo. So ilang miles lang siya, 30, kung 32 nasa 50, less than 20 miles per hour. So, parang may namumumbag dito na. Makulimlim, parang nag-i-snow yata. Ang tining ng tubig. Isang dinadaanan na sa ilalim naman siya ng dagat, tunnel siya, sa ibabaw dumadaan yung ferry. Nalimutan ko na kung saan lugar yun eh. Gabi kasi nung nagbiyahe ako no, kaya hindi natin na i-video. So, mabagal lang ang speed dito. Meron palang pwede mag-park dun eh, kaso pang malili ano, parking pala. Sa loaded trucks 20 miles per hour lang, so bababa tayo ng 20 miles. So hindi kasi tayo pwede dyan sa bakal kasi pakita ko sa inyo, kita yung ilalim. Diba nakakalula? Ang simentado lang is yung itong kanan at saka yung sa kaliwang kaliwa. So hindi tayo pwede dyan sa kasi bakal lang yan. Pwede lang dyan yung mga maliliit. Nakakalula o patas ng patas. Ayan o, lalim o. Pataas na tayo ng pataas. Siguro may dumadaan ditong barko kaya ganito to kataas. Alamang may dumadaan niya ditong barko. Lalim mo. Ito pa yung pinakataas eh. Grabe. Gano'ng katagal kaya ito ginawa? Pangkotse lang dun. Taas. Ito palang pinakatuktok. Thank you.
mabigat kasi yung low, kaya kailangan mag-retarder. Ayan na natin yan. May toll booth. Baba na. Liwanag ng tubig dun, oh. Tapos naiipon din yung mga bibi. Bibi yata yun, oh. Temperature dito is zero. Hindi ganun kabad. Pero doon parang ano eh, kasi doon ako papunta, oh. Galing ang gawa nilang tulay rito. Simento at bakal. No stopping on bridge. Galing, oh, nakabuo sila ng isang malaking ibon sa tubig. Galing ano, parang baby rin ang itsura, eh. Mga duck. Galing nila ano. Lapit na ako sa dulo, magbabayad na lang sa toll bridge. Dito pa lang bayaran sa kabila. Dito sa kabila wala. Dito magandang weather. Sa side na to maganda yung panahon. Bakit dito masama? Nalimutan ko na kung magkano yung bayad sa toll. Itong pagbabayad sa toll, ito yung para pang maintain nila dito sa bridge. Dito pag summer, linis ng tubig. Mackinac Bridge Fair, bakit wala nakalagay? Wala yung 5 axle. Let's see, let's see.
pass only. Why? Hindi ako pwede ron. Mac pass only eh. So bayad tayo. How much, sir? 25. I cannot use that pass, right? Huh? The Mac pass? No, does it work the easy pass? No, I have a Mac pass. Oh, okay. Thank you, sir. Have a good day. 25 dollars. Ang bayad sa toll bridge. Hindi pala gumagana yung aking Easy Pass doon. Kasi exclusive lang siya sa pang Mac. Sa area nila. Wow. 25 US dollar. Nakatawid na sa bridge, then secondary highway na. Keep safe and keep on trucking.